And magandang umaga po sa lahat. This is Representative Raul Manuel, incumbent na kinatawan ng Kabataan Party List. At kinagagala ko na ipakilala ang ating first nominee kasama ang ating first three nominees sa Kabataan Party List. I'll now turn over the floor to Attorney Reneco. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Reneco, dating UP Student Regent, ngayon attorney at unang nominado ng Kabataan Party List, at kasama ko ang ikalawang nominado galing Cebu sa isa pong summa cum laude ng Seliman University at top 2 sa kanyang licensure exam for agricultural, si Pau E. Chavez, at ang ikatlong nominado, human rights defender galing Southern Tagalog, survivor ng anti-terror law, JPEG Garcia. Madaling husgahan ang kabataan kahit napakarami na ng achievements namin. Sabihing tamad, panay reklamo, puro TikTok lang. Sabi nga ng mga pinuno namin, kailangan pa ng mandatory ROTC sa kabila ng kasaysayan nito ng abuso para mahalin muli ng kabataan ng Pilipinas, para daw umunlad ang bayan. Pero sila rin ang nagtutulak para mang ibang bansa at nagdadala sa atin sa binggit ng paindaigdigang gera. Sila ang nagpapasya ng mga patakaran, pero lagi na lang nasa kabataan ang sisi. Tama na. Our generation has been through the worst. Dumaan tayo sa pambihirang krisis sa gitna ng pandemya, sakuna, patayan dahil sa bulok na politika ng iilan. Walang ibang nakakaunawa na walang bagong Pilipinas na kailangan ng alternatibo, kung hindi tayong kabataan. Parang ang hirap nito kampin dahil parating mga puwersa ng kadiliman, kasamaan, yun na lang yung choices natin, kada halalan. Pero bakit tayo hindi magtiwala sa ating sarili? Napanalo natin ang libreng edukasyon sa kolehiyo, libreng wifi sa publiko, ligtas na pagbubukas ng paaralan, at iba pa. Inabante rin natin ang laban dagdag sahod para sa mga BPO workers. Paano pa kaya kung nagkaisa ang 40 million kabataang botante para sa isang hangarin ng bayan? Tiyak na mas marami pa tayong ipapanalo. So our message is clear. When there are no choices, choose to hope. Take a chance. Dare to dream. Dare to struggle. Dare to win. Ang kasamaan at kadiliman ay dapat matakot sa kabataan, sa 40 million na mag-unite para sa darating na halalan. Laban, kabataan. Okay. So, magandang umaga sa inyo. Sa pagkakataon na kayo po ay muling palarin na makakuha ng pwesto sa susunod na halalan, ano pa po yung mga panukalang batas na nais ninyong isulong na sa oras na kayo ay maupo para sa mga kabataan? Salamat po sa tanong. Ang una namin isusulong, no, at ang patuloy na isusulong ay ang mga karapatan ng mga estudyante na nakapaloob sa Students' Rights Bill. Naging mas accessible yung education sa mga naging victories building upon na napanalo ng Kabataan Party List kasama ang malapad na hanay ng kabataang lumalakas at pinapalawak ang laban sa labas, no. Nariyan yung free college tuition law, nariyan din yung free college entrance exams at iba pa. Pero kahit ganito, nananatiling mahirap pa rin makuha ang edukasyon dahil ito ay mapanupil, dahil ito ay patuloy na nagiging represibo sa ating mga estudyante. So yun po ang unang isusulong, ang pagkilala at further protections para sa mga karapatan ng mga estudyante, constitutional rights that they do not leave when they step into school gates, but they continue to keep with themselves as basic human rights. And dapat yun ikilalanin in the midst of the atmosphere, in the midst of circumstances kung saan ito ay tinatanggal, hindi kinikilala, but dahil porket mga estudyante kami. Ma'am, yung imahe ba ng kabataan ay puro pagtutulang kahit na mga magaganda ang programa ng ating pamahalaan? Wala bang ano? Kasi yun ang image eh. Meron namang mga magagandang ginagawa ngayon, kasalukuyang pamahalaan, pero puro tutul pa rin ang nakikita. Yan ba ay consistent kung sakaling kayo manalo? Ganun pa rin ang imahe o babaguhin yung imahe?
Bale po, yung sinusulong namin ay alternatibang politika ng pag-asa. Kung saan ang gusto namin ay mag-manifest ang boses ng kabataan na sawa na sa mga choices kung saan ang pinapapili kami, pinapwersa kaming papiliin, no? Mga pwersa ng kadiliman, pwersa ng kasamaan. So, sa pagpapatuloy ng mga programa na nakikita ng kabataan na may mas may improve pa, given na may basa tayo ng State of Affairs ng Youth, kung saan ito ay patuloy na hindi kinikilala yung mga karapatan, hindi natatamasa ang mga kalayaan, kami na nakakatamasa ng totoong status quo ay may input kung paano pa mas mapapalawak yung pag-intindi at pag-respond sa pangailangan hindi lang ng kabataan, no, pero iba't ibang sektor. So, it's high time and na yung boses ng kabataan ay mapanguna. At ito po yung isusulong ng kabataan party list sa pagpalarin na magkaroon ng mga seats or more sa darating na halalan 2025. Sakaling kayo ay papalarin na manalo, no, bilang sa susunod na eleksyon, ano ang nais niyong maikintal sa isipan ng mga kabataan na maaring magiging tularan, na magiging tularan ng mga susunod na henerasyon? Ang gusto po naming mas makuha ng kabataan, no, na sumusulong, going through life in tough times, economic, political crisis, ganyan, ay make their voice known. Register their voice, register their opinion, pero hindi lang yon, ay masama-samang gawin ito ng iba't ibang mga hanay, iba't ibang mga grupo, at huwag matakot at huwag maging silent sa in the face of napakaraming mga threats na nakabinbin sa kanya. Yun po yung aming magiging message. Hi, Attorney Renee. So of course, si Representative Raul Manuel, nakilala isa sa pinaka-vocal, mamatapang sa Kongreso. Are we going to expect the same energy from you or more? Yes. Ang legacy ng Kabataan Party List ay patuloy na pagbitbit ng mga interes ng kabataan, yung kanilang boses, na throughout history, no, ay sinasideline, binabaliwala, porket dahil meron lang tayong age gap. And sa kanyang kasaysayan, ay tayo ay mga has na pinapakita ang analysis ng kabataan through its rhetoric and through its action. If it means na parang mataas na criticisms ang kailangang ibigay sa mga sitting politicians, those that are in power, dahil hindi nila tinutugunan ang pangailangan ng mamamayang Pilipino, hindi nila tinutugunan ang kanilang mga pangako. Ito ang patuloy na ibibitbit natin sa mga susunod pang mga taon ng Kabataan Party List. Will you push for impeachment or filing of impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Thank you. Patuloy at clear po ang boses ng kabataan, clear ang kanilang manifestation, kung anong gusto nilang mangyari kay Sara Duterte. Gusto nila ng accountability in the midst of patuloy na paggasta at pag-evade ng pag-answer doon sa mga questions ng public, kung saan araw-araw, no, mga mamamayang Pilipino natin sumusubaybay sa budget hearings para lang magka-chance na marinig sa ng explanation from our Vice President na hinalal, no, na ano na ang reason kung bakit 100 plus million funds ang ginamit in just 11 days. Thus, patuloy na evasion of accountability, this betrayal of public trust, clear po yung gusto ng kabataan. Gusto siyang matanggal sa kanyang posisyon. Okay, ma'am. So, in other words, ma'am, valid grounds po for impeachment itong mga sinasabi niya issues na ito? Yes po. And patuloy po itong ini-exhibit niya in the many days na binibigyan siya ng publiko ng chance to explain herself and she does not do so. Just to categorically answer, will you be filing one or will you be endorsing an impeachment complaint against the Vice President? Okay. Categorically, yes po, no? Kabataan Party List will be doing that, endorsing and also furthering this impeachment complaint.
Hi, Attorney. You mentioned po kanina na mayroon pa mga kailangan na further protections yung mga kabataan. Given that everybody's on the internet and there are a lot of crimes sa internet, meron po ba kayong particular na bill na iniisip para po sa online protection ng mga kabataan? Thank you for that wonderful question. So, aside from the Students' Rights Bill and Accessible Quality Education Bill na sinulong ng Kabataan Portalist that holistically provides for protection ng kabataan and all the spaces na nilalangawin niya, including online, no, may recognition tayo na the past years in which the draconian lockdown caused by the pandemic worsened the mental health of the youth today. Ang effect nito ay unfortunately, no, higher suicide rates and higher rates of mental illnesses as reported by the youth na mas babad sa mga online spaces, no, given yung online learning and also just general paggamit ng mga online platforms. So of course, ang patuloy nating hihahain, no, ay bills, resolutions, seeking to investigate this mental health crisis and to resolve it. But of course, other than that, ay patuloy yung ating protections na in the past and up until now, no, ginagamit ang avenue, ang Philippines, for exploitation of children, no, sexually, etc. So ito ay patuloy din naman sinusulong ng Kabataan Portalist with the help of Gabriela Women's Party and other members of the Makabayan Bloc that are standing for the rights of the Filipinos. Okay, thank you very much, Ma'am.